Hello mga kabulgar! Welcome sa aming bagong online show, ang hashtag Celebrity BTS! Para sa aming pilot episode, makakasama natin ang gwapong-gwapo at magaling na si Luis Manzano para sa kanyang negosyo, ang Lucky and Lulu! Tara! Kumusta ang career mo ngayon? May movie ka bang gagawin aside from your TV shows? May pinipitch na isang movie sa akin. Napakaganda ng material. Tingnan natin, dahil schedule lang ang pinag-uusapan dyan. Ang pag-arte kahit papaano namimiss ko na. So tingnan natin kung matatanggap ko kung kaya ng schedule ko. Kasi project na yon, parang gusto ko, pagka ginawa ko, kaya ko mag-focus dun sa movie na yon. Kising busy ka sa career mo, may time pa kayo ni Jessy na mag-travel? Kailangan gumawa ng time. Paminsan-minsan by 3 months before, even more, nire-reserve na namin or binubok na namin. Para sa akin naman talaga, pagdating sa spending time sa ganyan, kailangan mo gawa ng paraan. Hindi yung mag-aantay ka na lang, gagawa at gagawa ka ng way na spend quality time together. So anong next travel destination mo? Wow! Actually, namimili kami. Gusto namin bumalik ng Japan, maybe somewhere in Europe. Pag-uusapan pa namin. Actually, isa yung sa mga kailangan namin pag-usapan very soon. Sa travel na during your travels, napag-usapan na ba yung future? Palagi naman. Keso nasa Manila o nasa travel, napag-uusapan naman yun. So wala pa talagang definite kung kailan? Wala. Nothing definite. Pero there are talks, kagaya na sinabi ko dati pa. Si Jessy, mahilig din siyang mag-business, di ba? Yes. Merso bago yung Senorita and their branching out. Nagsimula siya doon sa tinatawag na mga kaftan. Meron siyang mga purse din. Pero yung brand niya na Senorita, dahan-dahan mag-branch out din sa napakarami pang mga items. Okay. But, so, ito yes. Na yung business mo, Luis. Yes. Kung ikaw yung papipiliin, like, ano yung mga perfumes na gusto mong ibigay sa mga loved ones mo? Umpisahan natin kay Congressman Vilma Santos. Okay, Mommy, pag-unahin natin na ang pangalan kasi ni Mommy ay Rosa. Meron kami nga isang bagong scent na lalabas very, very soon na ang pangalan ay Rosa. At para sa akin yung pinaka-ticket para sa kanya. And kay Daddy mo, kay Mr. Edu Manzano? Si Daddy, very classic ang amoy niya. Si Daddy, mula na nagsimula siya, nung bata pa ako, kumbaga iisang scent na lang ang ginamit niya. So para sa akin, ang bibigay ko sa kanya siguro, which is yung favorite ko rin dito sa Lucky and Lulu, yung Sol. Kay Jessy, of course. Favorite niya is Marina. Yung talaga ang no matter what, baon na baon niya palagi. And she always posts yung Marina pagkagamit niya. Sa best friend mong si Alex Gonzaga. Kay Alex, mahirap kasi yung pabango sa kanya. Ligo lang ang kailangan nun. Siguro bago siya, di ba? Kasi pabango, pangdagdag na lang yun. Doon tayo sa pinaka-importante muna na doon siya nagkukulang. Ligo. Kay Ann Curtis. Kay Nipster, eto dapat niyang gawin. Dahil paiba-iba din ang sente ni Anne. Magtimpla siya dito sa alchemy na tinatawag namin. Ikaw bahala ang gumawa ng sarili mong sente. Sa body mong si Billy Crawford. Si Billy Boy. Wow. Siguro kay Billy Boy Ventura ang ibibigay ko sa kanya. Dahil si Billy Boy, ayaw niya ng medyo light na sente. Ako yung Ventura, medyo mas solid sa akin yung amoy na yun. And of course, kay President Duterte. Oh, kayo po bahala, kunin niyo lang po lahat. Pero para lang kay President Duterte, mag-tipla po kayo, sir, para at least kung ano man po ang gusto niyo, kami po bahala ang gumawa para sa inyo. Ikaw yung kinoconsider na best male host sa generation ngayon. Thank you. What's your reaction to that? Thank you. Unang-una, pero long way to go. So many things to learn. At meron at merong papalit naman sa pwesto po, no matter what. At sabi ko nga, ganun ang talaga dapat mangyayari. Diba? Kung ano yung mga na-establish ko dito, dapat yung mga susunod na generation ay kayang lampasan pa lahat ng mga nagawa ko. Ano pa yung sa tingin mong mga kulang sa career mo or sa personal life mo? Like, ano yung mga nasa bucket list mo? Well, hoping pa rin ako, kahit pa paano, hoping na magkaroon, but kahit na medyo sinuko ko na ang pag-arte, isang Best Actor Award, dahil naka-chamba naman ako ng Best Supporting sa In My Life dati. Second, siguro additional ano pa, award sa hosting. Gusto ko maranasan naman yung nag-Hall of Fame ako dahil iba yun eh. Iba yung feeling na yun na after 15 years in the industry, sabi ko nga yung ma-Hall of Fame guy means you're on the right path, na you're doing something right.
Dreams? Meron pa? For every guy, especially sa edad ko na 38 na ako, eh, isang pamilya ang dream ko pa. Pero darating yon sa tamang panahon. Ayokong madaliin, ayokong maging half-baked. Gusto ko, pag tama na yung panahon, isang pamilya, syempre.